Ang dami nangyari sa araw na to, no? Grabe. From the sudden change of statement ni Dax, hanggang sa nangyari kay Lyneth. At sabay-sabay pambagsak. Kaya nga, ate. As much as I want to be involved in the development sa case ni Papa, mas kailangan ako ngayon ng mag-ina ko. Oh, don't worry about it, Ben. Like I said earlier, ako nang bahala. Kakausapin ko yung Dax na yan at aalamin ko kung bakit biglang nagbagong ihip ng hangin. Sige, ate. Balitaan mo na lang ako, ha? Okay. Oh, I think I'm going to start my investigation right now. Zoe! Tita. Dad. Ano bang pinakain mo kay Dax? Steak? Salmon? Or yung freshly baked mong matamis na oo? Ate, what's this? Bakit mo tinatanong si Zoe about Dax? Eh, siya lang naman ang pwedeng kumausap kay Dax para magbago ng statement, eh. Tita, hindi ko po alam yung sinasabi mo. Pwede ba, Zoe? Aminin mo na. Alam kong may ginawa ka kay Dax. Bakit naman niya gagawin yun, ate? At paano naman niya makakausap si Dax? Well, first of all, pasyente niya si Dax. Pangalawa, siya lang naman ang may dahilan para kausapin si Dax na magbago ng statement para maprotektahan ng nanay niya, makalabas. And last of all, do you know na nagpapaligaw ito si Zoe kay Dax? That's not true! What? Hindi totoo yun, tita! Hindi totoo yun! Bakit naman ako magpapaligaw sa taong dahilan kung bakit namatay si Lolo? At yung taong nagpakuloy sa mami ko, bakit hindi ko magagawa yun? Magagawa mo yun! Dahil gusto mong makalabas sa kulungan ng nanay mo at ginagamit mo si Dax. Yun lang naman ang ulterior motive mo, di ba? It's so obvious! Plinano mo lahat ng ito! Tita, naiintindihan kita kung bakit mo naiisip yan. Oo, sige, pwedeng ako yung may motibo dahil anak ako ni Mami, pero hindi ko magagawa yun, lalo na kung alam kong magagalit sa akin si Daddy. Oo, aaminin ko, naligaw sa akin si Dax, but I never entertained him. Maniwala kayo sa akin, Dad. Please, maniwala ka sa akin! Hindi ako naniniwala sa'yo because you are a filthy liar! If I know, masayang-masaya ka ngayon kasi malaki ang posibilidad na makakalabas ang nanay mo. Pero hindi ko hahayaang magtagumpay ang mga plano mo. Opo, tita! Masaya ako na makakalabas na si Mami. Aaminin ko yon. Na finally, mapapatunayan niya na inosente siya. Di ba nga ang sabi nila? The truth will set her free! Tita, Dad, sige po, unan ako. Aray! Aray! Ate! Aray! Ate! Aray! Ate! Aray! Aray! Ate, that's enough! Ang sinungaling yung anak mo eh! How can you even say that Moira was innocent? She was never innocent! You never failed to make my blood boil! Dahil matagal na kayong bias against me! Pero dahil pagod na pagod na ako mag-explain, wala naman ang kasalanan eh! Wala naman akong kinalaman kung bakit nagbago ng statement si Dax! Nakakapagod na! Nakakapagod na lagi na lang akong pinagbibintangan dahil lang anak ako ni Mami! Ganun ba yun? Spare me your stupid and lame drama, Zoe! Pupunta ako sa kulungan ngayon at kakausapin ko yung Dax na yan! At kapag nalaman ko na may kinalaman ka sa pagbago niya ng statement, sisiguraduhin ko na sa kulungan kayo magre-reunion ng nanay mo! Sige, tita! Gusto mo samahan makate! Zoe! Bakit hindi niyo nalang paniwalaan si Dax? Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Ha? Na-inosente nga si Mami! Hindi niyo matanggap yun dahil hindi si Mami yung tinuturo niya! Kung hindi niyo matanggap yun at nasasaktan kayo sa katotohanan, then labas na ako doon! Wala na akong kasalanan doon! Deal with it! So? Tumukong gano'ng kabastos?